pag-opera ng aking partner na si Roberto Peña. Lord God, na ginawa. Ang Panginoon Diyos ko ay talagang ginamit si Doc Papin. Sa ating mga kamay, nakasalalay ang bukas ng Ang Panginoon Diyos ko ay talagang ginamit si Doc Papin sa pagdadaya, pag-opera ng aking partner na si Roberto Peña, na talagang ginawa po niya ng paraan ang pagbibigay ng Lord. Siya po yung ginamit ng Panginoon Diyos na talagang yung way na maoperahan siya, na talagang yung ginawa na imbis na po for 300 patients, pero doon po na ginamit si Doc Papi, na talagang siya po yung nag-address sa heart center na maging i-accept kagad po ang operasyon niya. Kaya Lord God, sa blessing po ng Panginoon Diyos, si Doc po ang nagbigay ng way para si Robert po ay mabigyan ng Lord, wala po ako masabi kong dito. Siya lang po Lord ang ginamit, at si Doc po dahil sa kanya, hindi po maoperahan si Robert sa sitwasyon na yon. Kundi maghihintay po kami ng matagal. Dahil po kay Doc Papin, siya po yung ginamit ng Panginoon Diyos para sa kanya. At ngayon po, successful po ang operasyon. Salamat sa Panginoon. Salamat. Hindi po dahil kay Doc Papin. Kay Doc at kay Dr. Principe. Lalong-lalo na po dito kay Doc. Pagtutulungan at isang tunay na pagpapasok para sa interaksyon na darating ng Panginoon, yung pinagpipilaan niya kanina Holy Spirit bilang isang pagpapuno. Naisip ko, last year pa po yun, naisip ko kung ako'y nakakatulong sa ibang barangay, bakit ka hindi ko gawin mo dito sa ating barangay, dito sa barangay na tayo. Kaya po ako nagdeklaro na ako. Ngayon, sabi ko nga, kung sakasakali tayo magbibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, ang lahat po doon sa pagbibigyan ng Panginoon, ang nandito po ngayon, basahin po ninyo ito, ano? At napagaganda po yan para sa inyo. Nandiyan po sino si Doc Papin. At una, mga pangunahing programa para sa good governance, transparency, and public accountability ni Doc Papin. Nariyan po, palakasin at konkretong, komprehensibong programa sa kalusugan, healthcare program, upang maging handa tayo sa lahat ng oras, anumang unos, kalamidad, o pandemya ang dumating at magkaroon ng kauna-unahang dialysis center ang ating barangay. First time ever, if ever, na matigyan tayo. Magkaroon ng butika sa barangay na may libreng gamot para sa mga residente na nakaisan na yun lamang na may prescription mula sa lisensyadong doktor. At kung si Doc Papin nakakapagbigay ng gamot noon pa man hanggang ngayon,
Wala po sa akin itong tigil dahil po yun ang pasok sa pasok ng mga kulo, lalo-lalo sa larangin ng kalusugan. Yan, saksi sila ang kagawad ng Diyo. Saksi ang mga kagawad si Ana Bravo. Saksi ang mga kagawad sa Superintante, kagawad Dani Trejo, kagawad Amin Mendoza, kagawad... sinong nandiyan? Dino. Ha? Dino. Dino Destacamento. Yan po ang magiging mga tatuwang ko. Dito sa pagkupan ng ating programa ng matatanda sa katawan ng katawan. Dito halos lahat ang nilagay ko rito sa pakikipagbukayan sa bawat isa sa ating mamamayan. Ano ang kailangan para dito sa ato? Dahil ang aking pangarap ay ang pagrespeto sa taong bayan. Ang taong bayan ang dapat sir ng ito. Ang taong bayan ang tinig at boses ng taong bayan. Dapat pasunod. Hindi po yung mga naayos. Kaya sana, ito pong, itong huling pagtakbo nitong papin, ito pong huling talaga. Kung sa kasatali, hindi pa natin ito makukuha. Sorry na lang. At sisipo, sumuro ko sa inyo. Hindi na po magkataroon ng iwanan ang ating pamahalang marasyon. Kung itong papin ay naglalakas loob sa hindi umuha, sino pa kaya sa atin dito ang pwedeng mas lakas loob muli para mabuhay ang hindi nato para sa taupan? Wala na. Kaya nga, sabi ko, itong huling nakas itong papin ay aking iaalay sa aking inabayan dikit sa lahat dito sa barangay ng Kaisangay. Kaya nga sana, katigan po ninyo ang aming paninindigan. Katigan ninyo ang kapaganan ng mga henerasyon na darating. Sa ating mga kamay, nakasalalay ang bukas ng bawat isa sa atin para sa mga anak natin, sa mga apo natin. Kaya kung sakasakali, tayo magkakamali po muli ngayon. Hindi ko sinasabing sila'y walang sumpa. Pero kulang. Kaya sabi ko, nandiyan po si Tokpakin. Dodoktorin po natin ang kulang nilang para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Ang akin po, pantay-pantay na karapatan sa bawat isa sa atin. Wala pong mayaman, wala mahirap. Wala pong kakampi, wala pong kalamay. Dahil po, ang taong bayan ay ang gobyerno. Ang gobyerno po, by definition, the people is the government. Without the people, there is no government. Di ba? Sino maglilingkod kung walang tao? Sino paglilingkuran kung walang tao? Kaya nga, piliin natin kung sino dapat. Ang dapat piliin natin na leader para dyan sa kapakanan ng bawat isa sa atin, mamamayan dito sa barangay ng Kaisangay. Dahil ang pondo po dyan ay pera po ng taong bayan. Hindi po nila pera. Na dapat makarating sa taong bayan sa pamamagitan ng tamang proyekto. Di ba? Atin yan, hindi sa kanila. Kaya nga po, isa po yan sa mga pangunahing programa ni Bakpapin na magkaroon po ng libreng gamot at kung sakasagali pag nagkaroon ka po ng sakit sa pili ay napakahirap. Ang lahat ng pinag-ibunan mo ay mauubos namin doon. Kaya naisip po ni Bakpapin, sampu ng aking mga kasamang gagawad ay magkaroon po tayo rito ng isang dialysis center upang mabawasan ang gastusin na isa pong may sakit na dialysis ang panita hindi po maghihirap tayo. At higit sa natin sa magkaroon po tayo ng legal counsel o legal department sa ating pamahalang barangay upang at least dalawa o tatlong abogado upang maproteksyonan ang karapatang pangtao, maproteksyonan ang karapatang legal ng bawat isa sa atin dito sa barangay ng Kaisangay. Dahil mahirap kaso dahil ang pagkakataon ng kaso na wala ng kapera-pera. Ngayon kung sakasakaling ibibigay sa atin ng Panginoon ang liderato, hindi po kayo kakabahan dahil meron na po kayong sariling abogado. Sino magbabayad nun? Tayong lahat ng mamamayan. Kaya may pakinabang ang bawat isa sa atin. Magkakaroon po ng karagdagang ambulansya ng kumpletong medical tools and equipment at may registered nurses 24/7 na hindi po tinted ang at kitang-kita ang sakay ng ambulansya.
Bakit? Upang hindi mo magamit sa sino man ang mga mamumuno dyan, kahit na hindi na po kung sakasakali kami, ang mga susunod na mga mamumuno. Hindi basta-basta pwedeng gamitin ang ambulansya kung saan, dahil makikita sila ng taong bayan, haharangin sila dyan, pagpapatukan sila ng taong. At magkakaroon po tayo ng taon ng barangay gazette o pahayagan na niminsan hindi po na na-experience ng lahat ng barangay dito po sa ating pong republika. Bakit? Itinatago nila ang kanilang mga ginagawa. Dito po sa atin, uumpisahan natin dito sa barangay ng Kaisa Nayon na magkaroon ng pahayagan upang malaman ng mamamayan ang gastusin at pondo ng barangay. Pati na rin ang mga proyekto, ordinansa, panukala at sino ang nagpapanukala, sino ang mga kagawad na hindi po magkatrabaho o na pumuputas lamang ng bangko at sumisweldo. At marami pang bagay na nag-uugnay sa gawain ng pamunuan. Magkaroon ng isang barangay people center. Nagawa po namin yan po sa Camarinesor nung Vice Governor pa si Vice Governor Imelda Papin. At ako po ang nag-conceptualize doon, aking sinuggest. Diba? Isa po ako doon sa Vice Staff ng Office of the Vice Governor. Sabi ko nga, kung isang probinsya na isa po si Dok Papi naghubog ng isang kagandahan ng Camarinesor, what more, ito yung isang barangay lamang na hindi ko po mapapaganda. Di ba? Yeah! Para po yan sa mga senior citizens, PWD, LGBT, women, and single, parent, youth sector, at iba pang sectoral group. Ayan po, at napakahaba pa ito mga kaibigan. Ito po yung si Doc, no? Bigyan ko muna. Ano na lang, palista na lang kasi baka magkagulo eh. Oo, baka magkagulo. Basta yung staff lang po kasi magkukumalik po kami. Staff lang po. Hindi po ano. Five isa? Mura ng saging no, 5 ang isa. 20, di ba? 20.